Good morning everyone! Nimbang na biyat, kadigiti karuba, gagayam, kakabagyan. Isa bagong, panibagong video po ito. Sabi ko kasi ng sponsor na aking jacket ay ako ay mag-vlog ko daw ang biking. Although ngayon lang po kami, ngayon lang po ako nagkaroon ng video kasi madilim pa kanina. Nakatakbo na kami ng more than 20 kilometers kasama yung Pastor Jimmy. Sana yun. Ayun, si Pastor Buñuel and of course Pastor Ray. Kami ay mamamasyal. Nandito kami sa harap ng Phil Cycle. Pag mamayari niya, no, gwapo na yan, no, si Kagawad ba ito? Kapitan o Mayor? Monsignor! Kapitan. Yeah, Kapitan Pascua. So nandito kami, of course, nandito pa rin kami sa malapit sa Novo Jeans. So kami ay tatakbo papuntang Carmen. Kung gusto niyo ng mga spare parts na sa bike. So, may helmet ko. Pero wala lang ako pala helmet. Naghanap ako ng sponsor ng helmet. Ayan. May mga ito, mga bisikleta talaga, mga bisyo na bisikleta. Nandito lang lahat. Nasa National Highway lang po. Ha? Mga taga Carmen. Dito sa mga para baka may sasama sa amin. Pero anyway, magbabike muna kami for a while. Pupunta po kami sa isang lugar sa Carmen. Bibisitahin namin yung isang lote ng simbahan doon. At para naman na makapasyal. Ito ay pasyal na may tungong. Hindi lang yung nagsasayang kami ng oras, pero isang pamamasyal na rin. We are of course, we are promoting good health, kaya kailangan natin ng exercise. So we will update you later kasi medyo mahirap naman magbike na nagdi-video pa. Bye-bye for a while. Hey guys, on mobile na po kami. And as you can see, mayroon akong helmet. Sponsored by the three person on the Piso Bill. And doon, Pastor Jimmy is our lead man. Followed by the Pascal Duboy. Hindi pala. Pastor Buñuel dito. And of course, at my back, si Pastor Ray Licudo. Ano yun? Hinihingal na pala ako. Nasa about 30 kilometers na yung layo ng bike namin. And of course, we are moving towards Carmen para bisitahin ang isang lote na ng simbahan doon. And hi nga pala sa kay Kaisa Inday who give me the soap. Ano ba to? Cycling soap ang tawag. Kasi pag swimming, swimming soap. Biking man to, di biking soap. Kaya anyway, medyo nakakatakot mag-video pala pag nagbabike. Mahirap din pala kasi nakakahingal. But anyway, hello guys, we are promoting health actually. Kasi kung puro na lang tayo trabaho, puro na lang tayo pag-aaral, puro na lang sa loob ng kwarto, wala, madali tayo mamamatay, pero mamamatay pa rin tayo, good. But anyway, later on we will have some videos and pictures along the way. Bye for now, God bless on all. We are approaching with the pinakamahabang tulay sa pinakamahabang tulay sa Carmen. Ayan, oh. You can see. Yeah. Nung ako ay bata pa, ito ang pinakamahabang tulay na alam ko. Ito rin yung pinakamalawak na ilog na nakita ko. Anyway, patuloy lang kami sa pagbebisikleta, mga kapatid, kasi may bibisitahin kaming mga kasamahan sa trabaho. Ayan, oh. Wait for a while. Picture. Tingnan nyo, makita nyo mukha nyo sa screen. Ayan. Sabay-sabay. Ay! Madisgrasya ta na. Naka-100 ako. Oh, ha? Pastor Ray sa left. Followed by Pastor Jimmy, Pastor Buñuel. Yeah, bebe! Ang pasyando! Malapit na po kami sa Carmen. Pasyador! Pasyador. So later na lang kayo, parang mahirap. Busy road na dito. Bye-bye! Nakarating na po kami dito sa Carmen. North Cotabato. Yan yung aking mga kasamahan. And of course, para po sa information na lang, ito po ay Carmen Municipal Hall. Nasa harap po kami. Yan po yung kanilang landscape, napakaganda. Mag-take muna kami ng picture dito. Pero sa kaalaman po ng iba, sa mga nanonood,
ito po ang pinakaunang municipal hall. Municipal hall ba tawag? Yes. Municipal hall na ganito. Municipal hall na nagkaroon siya ng escalator. Early 2000? Yes. Yeah, early 2000. Kaya para hindi naman useless yung aming pamamasyal, at least may information kami sa mga manunood. This is the first municipal hall na nagkaroon ng escalator sa buong Pilipinas. Early 2000, hindi ako familiar. Ayan, ayan. Picture muna tayo saglit. Once more. Hi. So, patuloy po kami sa paglalakbay. Kailangan muna namin maglagay ng karga sa tiyan, gasolina. Kasi medyo... Actually, ito preparation po namin na magbabike kami para sa aming evaluation next time sa Northwestern, para silent yung aming pagdating. Magbabike na lang kami. Ngayon, darating na umaga. July. Ayan. Kaya ito si Master Boniel ay kailangan niya magpapayat muna. Kasi hindi na kami pwede magmotor ng badya. Pagkatapos niya mamasyal, magpapapayat. Picture mo. Sa mga naiinggit mamasyal, ay mamasyal na lang po mo. Uy, ayun na sige panyismis dira. But anyway, yun lang guys. And hope to see you next time. Later on. Bye-bye for a while. Wala na itong ma-edit-edit kasi i-upload namin ito later on. Ito kami sa part ng, hindi ko alam dito, anong barangay. Magbe-breakfast kami. Anong pangalan ng restaurant? Anong pangalan ng... Ha? Ah, sana? Ha? Gusto mo na nag-flagger ka na? Oh, siyempre, pro-promote natin yung kanilang, yun yung kanilang chip ko. Yan. And of course, yung magandang, saan yun? Saan yun? May nakita ko maganda dyan. Ayun. Isang co-worker natin ito, si Pastora Mabel Ortiza. So dito kami magbre-breakfast, but madilim. So lahat ng nagugutom, dito lang po ang punta nyo kasi mabubusog kayo rito. Basta may pambayad. I love it. Yes. Bye for a while, kakain muna kasi ng information. Ito nga palang, ano to? RM... Potato? Ay, ano to? RM Pantatan pala. Ay, nag-cater na rin pala sila ng kwan ng mga catering. So, ayan. Oh, kasi mag-simpot ka nila ni Pastor. Gaya niyan, ginaprepare na ni Ma'am yung kwan. Yung kanilang mga i-cater. Ang expertise nila rito, ano ba? Ang specialty pala nila yun, hito, at saka mga beef steak. Oh, ginawang steak na yung beef ngayon pala rito. So, yun siya. Kaya, if you have some order, maliliis. Di ko mapasa. Pang Christmas at pang New Year. Oh, yan. Dito na kayo mag-order. Pang Christmas nyo, pang New Year. Dito kayo sa RM Pantatan. RM is Pipe. Oh, kay... Oy? RM Rodolfo Mabel. Ah, Rodolfo Mabel pala. Kaya pala. Oh, para makikilala nyo kung sino yung RM. Ito yan. Oh, ito yung original na R. Rodolfo pala yan. Tapos Mabel. Yan. So, yeah. Oh, actually si Ma'am Madam Mabel ay co-worker natin siya sa church. Yan sila. So, kaya ito yung negosyo niya. Suportahan natin. Oh, mga pag may mga kailangan, kay mga birthday, may mga balloons din ata sila rito pero wala pang hangin. Kaya yan. Kaya dahil pre-promote ko na yung kanilang RM Pantatan, libre na daw yung aming kape. Anyway. Yeah. So much for that. Kakain na muna kami ng sinabawang manok. Yan. Kakain na po kami dahil sobrang gutom na ni Pastor Jimmy. Yan ang aming breakfast pantat. Sinabawang manok. Ano yan? Native? Tapos ito ay papaitan. At isa pang soy. Ah, hindi na pala. Kaya Pastor Boniel ay sira yung kanyang diet. Pero bago pa ako gutumin, kakain na rin ako. Tapos na yung aming breakfast. And of course, nag-drop by kami dito sa Carmen Wesleyan Church. Hindi ko kilala kung sinong pastor dito. So, there you are. Let's have a picture. Once more.
Yan. Thank you so much. Patuloy po kami sa biyahe. Pupunta kami sa isang location diyan somewhere there. Nakarating rin po kami dito sa ano ganito na lugar man. Nakalimutan ko naman. Basta dito. Da yung nasa likod na man, nasa likod ng building yan ay ito kasing lupa na pinuntahan namin. It was donated by a certain basta. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya, dinonate niya po ito sa simbahan. Kaya sooner or later we will develop this area na para po sa gawain ng Panginoon. Kaya we came here just to pray and to claim yung blessing ng Panginoon. Kaya hopefully sooner or later tatayo rito ang isang ministry or anumang gawain para sa Panginoon. Kaya after here, babalik na po kami sa Kabakan. Hello, good morning. Nag-drop kami sa isang residential house. Ayan. Hihinga lang kami saglit. Pero kung bakit kami nagbisita rito ay para makita namin itong Kaisa. Good news. Where is Kaisa? Dito. Ay! Dito nang galing itong aking soap. Ito yung kanilang maliit na anong tawag nito? RTW? Siyempre, do kayo lang. Okay. Where are the owners of Kaisa? Tulog pa ang Kaisa? Ay, ginaliguan pa ang Kaisa. Later for a while. Ito ay mga ito. Yan. Sir B-Boy, siya ang may-ari ng RTW. Kung bakit daw RTW, ibig sabihin ng RTW ay mga damit ng mga ma-arte. Kung issue ng mga sasakyan, sa akin lang. Pero kung issue ng mga damit, accessories na andyan ng mga sir, sandals, cups, and etc. Dito kay Isa. Pag bumili ka raw ng dalawa dito. Dalawa na. Oh, mayroon pang isa. Magiging Kaisa ka. Yan. Kasi yung kanilang baby girl ay si Isa. Ayan. Kaya Kaisa. Okay. And of course, mayroon na naman nakita si Pastor Jimmy na saha. Ano to? Hindi, tama na yun. Tama na yun. Antay, makabit-bit ka. Aba-aba. Nakabike tayo lang. Nagbike ka lang. Mabilis siya mag-ano. Ay, mabilis. Ano to? Ano pala ito, boy? Arir ito? O di yung saha niya? Eh parebas ito ana! Na kay ana? Ito yung pangayon na ito sa ano! Yung pangayon na ito sa Gibak SM Chayat! Lakbang ba? Black! Eh pilodendron itong ito eh! Black pilodendron! Black Knight? Ano yun? A Black Mamba yan? Black Mamba! Master! Black Mamba! Rare! Black Mamba! O di babalikan natin pag nagsaha na yan, magbike tayo. Meron na, meron nung saha ito. Wala pa! Maniman yan. Anyway. Later. Yan. Ah, yan. Ito na si Ika. Isa. Malapit na. Ayaw pa doon. Isa. Ayan. Yan ang magandang Kaisa. Yan ang mami ni Isa. Yan ang sponsor na aking damit. At sana babayaran niya aking helmet. Joke lang. Para makumpleto na. Ayan. So, magtutuloy kami ng biyahe. Pabalik na kami sa aming mga bahay. Tapos na ang aming paglalaag. Ay, laag na po. Actually, no. It's not laag. But anyway, it's a trip with a purpose. Yeah. God bless you all. At don't forget to subscribe and pindot the notification bell para ma-update po kayo sa iba-iba naming mga biyahe at pamamasyal na may sense. Bye! God bless us all. Kami sa isang resort dito sa Kabakan. Para ngayon ko lang nakita to. First time, wait lang. Ano pangalan? Ito. Aqua Farm. Aqua Farm Resort. Ayan. Aqua Farm. Ibig sabihin. So, pipicture lang tayo. Saglit lang. Wala mga pangalan. Pilipina! Diri, apil pang diri. Next week mo. Okay. Master. Pamilihan. Yeah. Hindi namin mapapasok yung farm, yung resort kasi wala kaming pang entrance. Naubos na sa pagkain. Pero babalik kami daw dito hopefully next week. Pero papasilip ko na sa inyo saglit. Ay wala, hindi namin masilip pala. Pero of course, aqua farm nga. Nandito po pala yung kanilang pano.
mga babayarin pag ikaw ay 7 years old and above to makita. Pero mas mababa, 20. Kung 1 year old pa lang kayo, libre na kayo. So, try to visit this aqua farm dito sa Kabakan. Barangay, ano ito gani, ma'am? Barangay Kayaga. So, hope to see you here next time. Sa wakas, nakarating din kami sa pinanggalingan namin. Nakabalik kami dito sa Spin Cycles. So syempre dahil dito kami nagsimula, dito rin kami magtatapos. Of course, kasama si Pastor Jimmy. Ayan, Pastor Ray nandun na, nagsabit na ng bike. Pastor Boniel at saka mga bisita nandito rito. Ayan. So hi sa lahat. At of course sa aming pagbabike ay may natutunan akong isang bagay. Paano ba, boy? Wala pa dito. Isang bagay natutunan ko. Wala sa presyo ng bike, kundi nasa paang nagpipidal. Kung gusto nyo ng, nasa tuhod, wala sa presyo, wala sa kulay, wala sa kaganda ng helmet, kundi my nasa father paa. Is alaagad. I don't care. Kaya, one thing for sure, if you want a healthy living, magbisikleta, huwag magchismis. Yan. Kaya, ito na po yung katapusan ng aming video, ng aming vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, Layo of All Trade, mag-subscribe na po kayo para ma-update namin kayo sa iba pa naming mga trips at iba pa naming gawain ng Layo of All Trades. Bisitahin nyo rin po ako sa 7 Colors sa aking shop if you have some problem on your paint sa inyong mga sasakyan. 7 Colors is right there sa aming bahay. Bye-bye and God bless. Thank you for watching.